But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. Gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Magandang araw mga katropa! Magkwentuhan na naman tayo at dito sa video na to, ikwento ko sa inyo bakit ako sumali sa Philippine Army, bakit ako nagsundalo. At manawagan ako sa inyo, pag-isipan niyo kung gusto kayong sumali sa Philippine Army base doon sa aking ipamahagi sa inyo na kaisipan, bakit ako sumali sa Philippine Army? Panoorin natin ang recruitment video ng Philippine Army at ikwento ko sa inyo ang personal kong mga insights tungkol sa military service. What is... By the way, itong ating content ay mula mismo sa YouTube channel ng Philippine Army. Kung tawagin ay Your Philippine Army. Huwag kalimutan na i-subscribe ang kanilang channel at pindutin mo yung ano, yung may button diyan parang bell, ganun. Pindutin mo ganun oh. Ah, para masundan mo parati. Ganyan magsuporta sa ating Philippine Army. Okay? Is a soldier. Ano raw ang sundalo? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movie. Parang ng iba na ano sila, no? Na motivate sila dahil yung nakikita mo lang sa mga games na mga baril, mga gears, ay meron na ang Philippine Army ngayon. Ah, hindi lahat, pero marami na ang may mga bagong mga kagamitan na pakinigma. So, of course, parang gusto mong ma-associate doon sa army that is a source of national pride. Yung nag-serve sa ating country, ready to defend our country. Ito yung makikita natin. The internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. Sus! But what is a soldier? Oh. What lies behind the gun? Pag mag-army ka, pwedeng armed combat at saka unarmed combat. Ha? Pinag-aaralan namin yung mga unarmed combat. Ha? Dahil hindi naman sa lahat ng panahon gamitin mo yung armas mo eh. So, there are times na you have to defend yourself using unarmed combat. The bullets. The gear. An ordinary human being. Just like you. An ordinary person that... Siyempre, nagagawa mo lang nung either kung nag-ROTC ka, nung panahon ko, nakaakit lang ako sa mababaw lang naman yun na parang two-rope bridge nung ako ay Boy Scout. Talagang proud ako dun eh. Ha? How much more kung mag-join ka sa army? At saka lalo na kung sa Scout Ranger, di ba? Oh, see? Ika pa nga, be all you can be. Philippine Army. Ha? So, panoorin natin. Will become the country's best, yeah, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve sa disaster, the rescue operations. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior tunay na video that has chosen to push themselves. To pwede ka mag-athlete. Ah, team ko yan. Ah, yung ating Army Dragon Warriors. Laging nananalo sa ibang bansa, di ba? Iba ang kang digmaan na sinasalihan nila. Pwede ka rin dyan. Ha? Pwede kang maging isang astig na mandirigma sa pagsagwan at i-represent mo yung bansa, iwagayway mo rin yung badila mo para ka rin nanalo sa gira, di ba? Parehas lang din ang feeling nun eh. Okay? To be the best that they can be. Ating special forces. An ordinary Filipino. Tignan mo sa Philippine Army, oh.
May Muslim, represented ang Filipino nation. Mayroong Muslim, Lumad, may Christian, may Boholano, Bisaya, may Bisdak, may Ilocano manun, may Tagabicol, may Waray-Waray, andyan lahat. Kasi yun ang inyong Philippine Army. Hindi yung ano ha, hindi yung New People's Army. Ang inyong Philippine Army, yun yung hukbong katihan ng Pilipinas. That has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire. Okay, heroes, marawin natin. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary. Iba yung iba, gustong sumali kasi gusto niyang kagaya ng mga bayani ng bansa natin, ay maging bayani din sila. Posible kang maging bayani. Ordinary tayo na tao, ordinary kang sundalo, pero kapag nabibigyan tayo ng mga mission, if you do extraordinary things and mas mataas ang iyong kahusayan sa pagdadala at katapangan mo, kakaiba, ay pwede kang maging bayani. Kagaya nito sa larawan. Ordinary things. A human being with heart and soul. At saka tao pa rin. Pag mga sundalo, tao lang. Ha? Huwag kalimutan na tao lang din ang inyong mga sundalo. We are also human beings. Nalulungkot din, naiinis, natatawa, o ganyan ang ibig sabihin. Ha? Okay. A warrior with a noble code. Kaming mga inyong mga sundalo, nakaka-relate kami sa inyo, lalo na sa maraming mga masang Pilipino. Bakit? Galing kami doon sa ano rin eh, sa mga probinsya. We are your representatives in the national agency that is the Armed Forces of the Philippines. Kaming mga taga-probinsya, mga probinsyano kami, marami sa mga sundalo natin ay mula sa probinsya. So kami ang nag-represent sa inyo. Kaya naintindihan namin ang inyong kalagayan, naintindihan namin yung anong inyong mga paghihirap. Kung kami ay pumupunta sa mga pamayanan, handa kami tumulong sa inyo dahil alam namin kung ano ang kalagayan ninyo, ano ang mga iniisip ninyo. Protector of our freedoms, a Filipino hero, and you could be one too. A soldier of the Philippine Army, serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing. So ayan ha, maraming mga motivation para ang isang individual ay sasali sa Philippine Army. Posibleng parang calling mo talaga. Parang gusto mo talaga, parang ano, tadhana mo. Parang gusto mo talagang mag-serve at nakapasok ka. Calling mo, parang bukasyon. Para sa akin kasi, nung bata pa lang ako, dalawa lang ang gusto ko. Una, maging sundalo. Pangalawa, maging abogado. Nung pag-graduate ko ng high school, underage pa ako noon para sa PMA entrance examination. I was still 16 years old. Kaya hindi pa ako pwedeng mag-exam noon. Kailangan kasi 17 ang pagpasok mo. So, like, I was batang-batang 16 years old. So, para mag-aral muna ako sa college, take time muna ako, mag-aral muna ako sa college, yung buong 16 years old ko na yon ay ginugol ko sa Mindanao State University. Kumuha ako ng accountancy in preparation sa pagiging abogado. Dahil gusto ko, defender ako ng mahihirap, tagapagtanggol ng mahihirap. After na accountancy, maging CPA ako, maging abogado ako. Yun ang gusto ko. Pero noong nag-exam ako, for some reason, pumasa ako. Oo. At to cut it short, naging sundalo ako. Hindi na ako nag-abogado. Pero natupad ko pa rin ang aking pangarap na tagapagtanggol ako ng mga mamamayan bilang sundalo. Isang dahilan pa bakit may mga sundalo.
impluensya ng mga kapamilya, parang family tradition, pag sumali si lolo ay veterano. Sa amin, meron din akong lolo, kapatid ng lola ko, ay World War II veteran. Oo. At may mga uncle ako, dalawa, kapatid ng tatay ko, ay mga sundalo ng Philippine Army. Sila ay kasama rin sa nag-influence sa akin to join the military service. Pero para sa akin, unang-una pa rin, talagang gusto kong magsundalo regardless kung may kamag-anak ako o wala. Pangatlong rason sa pagsasali sa sundalo ay hanap buhay para may occupation. Oo, yung marami yan, nag-PPM sa akin na, sir, tulungan mo ako, mahirap lang ako, hindi na ako makapag-aral sa college, baka pwedeng magsundalo na lang ako. Yun yung mga example ng motivation to join the military service because of financial consideration. Totoo naman yun, na habang nagsiserve tayo sa taong bayan, nagsiserve tayo sa ating bansa, ay meron tayong sweldo mula sa tax ng taong bayan. At ang kapalit noon ay handa tayong magbuwis ng buhay sa tawag ng tungkulin. Iyon ang nakalagay sa Oath of a Filipino Soldier. Iyon ang kakaiba, di ba? Ang iba na niningil, kami yung nagtatax para makasweldo kayo. Yes, totoo yun. Kami rin ay nagtatax din kami sa aming sweldo at on top of that, ay handa rin kaming magbuwis. Dagdag sa buwis na pera ay magbuwis ng buhay na wala sa inyo ng mga sibilyan. So, ang tungkulin namin yun, dahil nanumpa kami, voluntaryo kami nag-join sa military service, is handa kaming magbuwis ng aming buhay para kayo na mamamayang Pilipino ay aming may pagtanggol. At of course, yung ating buong bayan. At para doon sa mga sumali, ibalansin natin na meron din talaga tayong mas higher calling, which is to serve our country aside doon sa magiging employment opportunity natin. Dahil marami na akong nakikita na ang kanilang motivation ay talagang para magkasweldo lang, magkaroon ng pangsuporta sa pamilya. Noong madistino sila sa mahirap na lugar, ay umayaw na. They find another greener pasture. And later on, mahirap pala yung greener pasture niya sa labas, nagmamakawa na papasok uli. Kasi malaki na ang sweldo ngayon. Oo. So, manawagan ako sa inyo, pag-isipan natin mabuti, kung gusto niyong sumali sa Armed Forces of the Philippines at gusto niyong sumali sa Philippine Army, ito na po ang isa sa the best na branch of service. Dito nagsimula ang AFP sa Philippine Army. Bago nagkaroon ng Armed Forces of the Philippines, ay meron muna tayong Philippine Army. Noong binuo ni MacArthur, after ng pagbalik niya dito sa Pilipinas, at inatasan siya ni Quezon na tulungan ang pag-establish ng ating Philippine Army. Later on, after the war, ay nagkaroon na ng iba't ibang mga branches of service. Andiyan yung Philippine Air Force, yung dating Army Air Corps ay naging Philippine Air Force at later on ay nagkaroon ng Philippine Navy. Of course, yung Philippine Constabulary. Actually, nauna ang Philippine Constabulary kaysa sa Army. Oo. Noong binuo yung Philippine Division, ang marami doon ay mga Philippine Constabulary Officers. Oo. Then, nagbuo na ng mga battalion formations, mga battalion combat team noon. Ay nagiging army yung mga dating PC. Oo. Tapos, later on, may separate ng Philippine Constabulary. So, ano pa man, pag sumali tayo sa ating serbisyo militar, piliin natin mabuti, itimbang natin, what will motivate us in joining the military service? Yun ba ay calling natin? Pangalawa, impluensya ng ating tradition ng family members na nag-serve. Pangatlo, employment opportunities ba? At kung saan man kayo pupunta, Army, Navy, Air Force, it depends on you. Pero ang sinasabi ko lang, the best branch of service ay walang iba kundi ang Philippine Army. Ayos!